dulong sa lubong. Mao ni ang lubong nga gitailan og bato, para ang mga bato. Gitawbungkag nagsalot. Naisa ka porma nga hard. Ika na dre gi halot kini oh. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Halina't samahan niyo na ako sa pagbigay ng mga simpleng assessment reading base dito sa mga sign na binigay ng kasamahan natin. At may kasama pa itong history sa area niya. Pinamagatan ko itong pinaglibingan ng Japanese Army during World War II, assessment 292. Kaya panoorin muna natin ang maiksing video na pinasa niya sa akin. Mani ang karaang lubi. Mga galaw. Oh, nara yung marker, mga galaw. Ano? Tuara, ana. Oh. Mani yung marker sa karaan nga lubi. Tapos dire sa punuan, pahak, ini pahak. Patay na siya kana bangag, pahak. Antod sa punuan. Nagatubang ng pahak diri sa lubong. Kato. Diri. Diri. Gikan sa lubi. 1, 2, 3, 4, 5 to 6 meters. Padulong sa lubong. Ano niya ang lubong? Gipailan o bato? Para ang mga bato? Gipangbungkag. Nagkalot. Ano niya nga. Naisa ka for mga heart. Gita na dre gi kalot kini oh. Na siya. Di siya nga bato. Na. Kalot na siya dire sa gilubngan. Mo na siya gipail ang uban lang gipanglabay na dire. Tara. Layo na gibungkag siya. Ang lubong nagharap siya dito sa lubing nga karaan. Tara. Una ang lubong, ang lubi nga karaan. Una yang mga marker. Patay ang side sa tuo ini. Patay ni siya kini. Side sa tuo. Bangag. Marker niya, tora yang marker kato, no? Ana murag ikaw batod. Una yang marker kana, na. Kana. Walay normal sa lubi ingon ana nga murag ikaw batod ang gawas. Okay, umpisahan na natin mga madam at mga sir, lalo na't sa may-ari ng mga sign na ito. Makinig ang maigi. Kung saan mapapansin natin mga ka-teach, may isang punong niyog at may maraming butas-butas sa taas na para siyang guhit. Ayan sa taas. At sa pinakababa, ayan, magkasunod, may tapyas. Forward muna natin. Para, ayun o, butas-butas. Dito muna tayo. Parang hindi masyado malalim. Pero ganun pa man, dahil may history ang area nila, ayan yung tapyas na sinabi ko. Klaro nga na may tapyas. Ngayon sa harapan ng tapyas na yan, dyan banda, dito sinabi ni sir sa akin, may nakalibing, gumamit tayo ng ibang kulay, may nakalibing na sundalong Hapones
panahon noong World War II. Nag-iisa lang at pinalibutan niyan ng mga batong pabilog ang pagkalagay sa ibabaw. Ganyan ang pagkalagay. Ang problema lang nito, dahil parang hinukay na ng iba. Kasi ang pagkasabi ni Sir sa akin, hinukay nila ang area na yan, 5 feet under. Wala naman silang nakitang buto ng tao. Kaya medyo 50-50 ako. Pero kung ibasin natin sa totoong history talaga, at may naiwang mga palatandaan tulad ng nilagay na batong pabilog, ibig sabihin, sir, positive ang area na yan, pero ang tanong, saan ba talaga nakalagay ang mismong buto na pinagbaunan? Kasi hindi ninyo nakuha. Malay natin, ang bilog na or mga bilog na bato na nilagay dito ay replika lang ng panintruhang sign base dito sa ginawa nilang palatandaan na tapyas sa puno ng niyog na ito. Asa na yung picture? Forward natin. Ayan yung tapyas na yan. Bandang harapan, may mga bilog na bato ay may mga batong ginawang pabilog na medyo malaki-laki. At ang pagkasabi ng may-ari, pinagbauna ng sundalong Hapones na patay. Patay mga katiis, noong World War II, may-ari ng lupa ang nagkwento. Ang gagawin mo dito, sir, kasi kung ibasin natin to sa reading ko, ang mga butas-butas na yan, kung ipasok natin ito sa treasure code, Japanese treasure code, nangangahulugan ito ng kadina. Para siyang kadina, ibig sabihin, may isang bundok sa area na yan na may deposito. Malaking deposito pag ginawa nila ng palatandaan na kadina na tulad nito. Sunod-sunod, ang pinapahiwatig ng markang ito, isang bundok kung saan ito nakaharap. Sigurado ako dahil sa tapat niya ay parang nasa paanan sila ng bundok. Combination, ayun o, paakyat yan. Papunta sa taas. Ang area na yan. Yung bundok na yan, sigurado ako may malaking deposito sa area. Ang tanong, itong tapyas na ito sa mismong puno. Kasi nasa baba ito eh. Nangangahulugan ito, sir, na entrance ng tunnel. Base sa tapyas na ito. Sa madaling salita, kung saan ito nakaharap, nandyan yung entrance ng tunnel. Ang problema lang nito, dahil ang pagkasabi ng may-ari ng lupa, doon daw binaon ang sundalong Hapones na patay na sa mismong harapan. Pero, yun nga ang problema, wala naman silang nakuhang buto. Di kaya entrada ng tunnel ito, sir, sa mismong harapan sa area na yan. Ayan pa ang mga bato mga katiits, napanood naman natin dun sa unang video. Pero 5 feet under, dito banda, wala naman silang nakuhang buto. At ang nakalagay dyan, pabilog na pagkalagay ng mga bato. Try mo nga gamitan, sir, ng kompas. Simula dito sa prospect ninyong target area. Kumpasan mo, magbearing ka ng 36 degree. Hindi magkalayo ng, palagay ko, mga 7 meters, 36 degree. Doon kayo mag-tisdig. Kung wala sa 36 degree, try mo sa, pero sa 36 degree lang talaga mga katits, bearing ng Japan yan eh. Dahil patay ang pinag-usapan, ang bearing line agad yan, Japan area. Try mo lang, sir, baka doon nakalagay ang mismong buto na sinasabing binaon dyan sa area na yan. Ay mismong patay na sundalong Hapon noong World War II na binaon dyan sa area na yan. Yan ang final assessment reading ko dyan.
kasi medyo komplikado ito mga katits. Dahil kung may buto man dyan, 5 feet under, nakita na sana nila. At napanood naman natin sa video ni Sir. Ang sabi niya, lubong, sa Bisaya pa ay living. Sundan mo lang ang sinabi ko, Sir. Okay, sa pagtatapos dito sa simple reading natin, sana nabigyan natin ng magandang idea si Sir na mahanap niya ang target sa area niya. Possible yun, Sir, pag may binaon dyan na or may binaon na patay na mga sundalong Hapones, lalo na gumawa sila ng tunnel sa area na yan. Meron at meron talagang giveaway ang area na yan. Ang paghanap na lang ang kulang. Pero dito sa binigay mong mga sign, isang basihan lang itong punong niyog at yung tapya sa baba. Ayan yung punong niyog. Itong mga sign, isang basihan. Pangalawa, tapya sa puno ng niyog. At pangatlo, yung nasa harapan dito na sinabi niyong bilog-bilog, pabilog na mga bato na pagkalagay, na kung saan doon ang or doon nilibing ang sundalong Hapon noong World War II. Pero wala man nakitang kalansay, kaya komplikado. Sundan mo na lang yung sinabi ko, mag-bearing kayo ng 36 degree, 7 meters, try nyo mag-disdig, baka nandoon ang totoong pinaglagyan ng kalansay na yan, ng patay na sundalong Hapon. Okay, sa pagtatapos dito mga katits, ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat.